Ilang celebrity at social media personalities ang naghain ng kani-kanilang Certificate of Candidacy or COC para kumandidato sa gaganaping eleksyon 2025 sa Mayo. Kilalanin ang ilan sa kanila. Ayon sa Commission on Elections or COMELEC, may kabuuan 18,280 elective votes ang paglalabanan sa darating na halalan. Kabilang sa mga posisyon na ito ang 12 upuan sa Senado, kasama rin ang pwesto sa party list na ang mananalo ay uupong kinatawan sa Kamara de Representantes. Maghahalal din ng mga botante ng gobernador, vice-gobernador, alkalde, vice-alkalde at mga konsehal at iba pang posisyon sa lokal o pamahalaang panlalawigan. Angelica de la Cruz, mula sa pagiging matagal na barangay chairwoman, tatakbong vice mayor sa Malabon, si Angelica sa election 2025. Katambal niya si Jade Lacson Noel na outgoing congresswoman ng lungsod. Angelo de Leon, muli na namang hihirit ng panibagong termino si Angelo bilang konsehal sa District 2 ng Pasig City. Marjorie Barito, makaraan naman ang 10 taon, magbabalik sa politika si Marjorie Barito at muling tatakbo bilang konsehal sa 1st District ng Caloocan City. Abby Vedoya, tatakbong konsehal si Abby sa 1st District ng Paranaque, ang mister niyang aktor na si Juma Reliana, outgoing councilor sa nasabing distrito. Anjo Eliana, kakandidato rin si Anjo bilang vice mayor sa Calamba City, Laguna. Katambal ng dating alkalde na si Timmy Chipico, Dan Fernandez at Jim Castillo. Posisyon sa pagiging gobernador ng Laguna ang target sa election 2025 ng dating aktor at outgoing Laguna representative Dan Fernandez. Running mate niya bilang vice gobernador ang dating actress na si Jim Castillo. Romel Padilla, tatakbong board member sa 1st District ng Lalawigan ng Nueva Ecija, ang aktor na si Romel Padilla na kapatid naman ni Senador Robin Padilla. Jimmy Bundok, sasabak din sa senatorial race ang singer na si Jimmy Bundok sa ilalim ng PDP Laban Party. Felix Salvador, tatakbong senador sa partidong PDP Laban ang aktor, star na si Felix Salvador. Velma Santos Recto at Luis Manzano, silang dalawa rin ay tatakbong muli bilang gobernador ng Batangas at kandidato niyang vice governor ang anak na si Luis Manzano. Ang isa pa niyang anak na si Ryan Recto ay tatakbong kongregista sa 6th District ng Lalawigan. Manny Pacquiao, nais ng Pinoy boxing icon na si Manny Pacquiao na magbalik sa Senado sa election 2025 matapos ang bigong pagbagsak niya sa presidential elections noong election 2022. Lalabanan daw niya ang katiwalian sa gobyerno kapag muling nakabalik sa Senado. Bong Revelia, muling tatakbo para sa panibagong termino bilang senador. Si Senator Bong Revelia sa ilalim ng Partidong Revelia is running as senator under the Lacas Christian Muslim Democrat. Aiko Melendez, tatakbo muli si Aiko Melendez para sa panibagong termino bilang konsehal sa 5th District ng Quezon City. Nora Honor, isa ang superstar na si Nora Honor sa mga nominee ng People's Champ Partners Group. Aniya para sa industriya ng pelikulang Pilipino, mga kasamaan kong artista, yung mga maliit na mga nagtatrabaho sa industriya ng pelikulang Pilipino sa musika at siyempre sa ating mga ni kailangan talaga ng tulong, yung mga mahihirap po. Nora Honor said, isa ang superstar na si Nora Honor sa mga nominee ng People's Champ Partless Group. Marco Gumabaw, tatakbong kongresista sa 4th District ng Camarines Sur sa ilalim ng Team 1 Comsur ng National Unity Party. Arjo Ataide, re-electionist congressman sa 1st District ng Quezon City. Lito Lapid, re-electionist din senator sa ilalim ng Nationalist People's Coalition. Tito Suto, nais na muling makabalik bilang senador sa ilalim ng Nationalist People's Coalition. Ian Perez, host ng SS Showtime. Ayon sa Facebook page ng Conception, Tarlac LGU, tatakbong konsehal sa Naturang Bayan, si Ian. Rosmar Tan, vlogger at entrepreneur, tatakbong councilor sa 1st District ng Maynila. Deyo Balbuena, kilala bilang si Diwata, isa sa mga nominee ng Vendors Party List.
Richard Gomez and wife Lucy Torres Gomez. Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez, re-electionist mayor of Ormoc City. Richard Gomez, re-electionist congressman, 4th District of Leyte. At ang panghuli ay si Alfred Vargas bilang re-electionist councilor of the 5th District of Quezon City. Hanggang dyan na lang muna mga kaibigan nating updates. Sa muli, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa susunod na updates ay palagi ka paling updated sa mga showbiz balitaan na kagaya nito. God bless everyone!